magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang bihayang pangako niya, sumilay na. Ang taong ay tubusin upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang ayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagalob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelek, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Noemi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth
at iniuwi sa kaniyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kaniya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiling na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Tayo'y may isang ama at kurunati isa si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga iskriba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga.
Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw sa inyong lahat. Dito po ay nagtatapos ang ating linggo at papasok na naman tayo sa panibagong simula ng linggo. Kaya maganda po na patuloy nating pagnilayan ang mga mensahe ng Poong Jesus sa Sareno dahil talagang ito yung kinakapitan natin, ito yung magbibigay sa atin ng iba yung pag-asa para hindi tayo panghinaan ng loob. So balikan po muna natin yung mga mensahe ng Poong Nazareno sa buong linggong ito. Nagsimula ito noong Lunes, no, nang may magtanong kay Kristo, paano po ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Itong nagtanong na ito ay talagang napakayaman. Mabait naman, sinusunod naman niya lahat ng mga utos. Pero sabi ni Kristo, kung ibig mong maging ganap, umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kung gusto natin palang makarating sa langit, ito yung isa pa sa mga dapat nating gawin. Bukod sa mga kautusan, kailangan nating tingnan din kung ano ba ang magagawa natin para sa ating kapwa. Mahirap lang dahil nga bilang tao, masyado tayong na-attach sa mga material na bagay. Masyado tayong, para bang ang buhay natin nakadepende doon sa mga pinangahawakan natin. Kaya nahihirapan tayong i-renounce o isuko yung mga pinaghirapan natin na para bang atin lang dapat yun. Pero ang sabi nga ni Kristo, kung gusto mong maging ganap, maging kompleto, magkaroon ng sense of fulfillment sa buhay habang tayo ay nabubuhay, ay matuto tayong magbahagi. Matuto tayong magbigay. At nung Martes, sinagot din naman ng Diyos yung kung sakasakali na sinasabi natin, mahirap po yun. Nahihirapan tayong gawin. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya lahat ay nasa grasya ng Diyos. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos, talagang mahihirapan tayong magpakatao, maging tao. At noong Miyerkules, kaya ang sabi ni Kristo, kaya nga ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Talaga napakatindi ng hamon sa atin. Yun naman kung gusto talaga nating makabalik o makapasok sa langit. Kaya sabi din ni Kristo noong Webes, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. At kahapon, Biyernes, pinaalala muli sa atin na kaya natin ito magagawa, unang-una, kung meron tayong pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ni Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Pangalawa ay ibigin ang kapwa.
So talagang laging nasa una ang Diyos. At ngayon po, isang, no, kumbaga, napaka-practical din na paalala sa atin ni Kristo. Marami na po talaga yung pinangihinaan dahil maraming tao yung inaasahan natin, pero sila pa yung nagdudulot sa atin ng disappointments. Yung, di ba, yung maraming gusto influencer, maraming gusto maging magaling, marami ang talagang nangunguna, pero nadidisappoint tayo kapag hindi natin nakikita sa kanila ang kanilang mga sinasabi. Kaya nga sabi ni Kristo, no? Gawin ninyo ang kanilang tinuturo, pero huwag ninyong gagayahin ang kanilang ginagawa. Kasi magaling lang silang magsalita, pero hindi nila isinasagawa ang kanilang mga ipinapangaral. Wala lang, no? Gusto lang talagang sumikat, gusto lang talaga ng posisyon, gusto lang talagang mapansin. Kaya sabi ni Kristo, sa kahuli-hulihan, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, matinding hamon po ito ngayon, hindi lang po sa mga politiko, maging sa aming mga pari, sa mga lingkod ng simbahan, na hindi lang basta maging magaling sa salita, kundi maipakita ang galing sa gawa. Amen. Minamahal ko mga kapatid, mayroon tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ang ating itutugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga tinawag sa ministry ng ordain, naway maging tapat at matiyaga sa kanilang banal na tungkulin, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos, at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ang may habag at pag-aanin ang kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Ang ating mga mahal na yumaong, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagkahanda ng alay ay narito po ang alak at hinapay dala sa altar mo, aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon,
magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigahin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kapang nababatid, buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusat, lumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dagat ng pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.